Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mary Ann Gregorio Santiago, 22 years old from Sucol, Kalumpit, Bulacan, and a graduate of Civil Engineering at Bulacan State University. Salamat sa Diyos dahil dati, kagaya po ako ng marami sa inyo na na-invite sa church, nakaupo at nakikinig, nakikipalakpak at nakikisabay sa mga taong nasa paligid ko, pero ngayon, isa na po ako sa mga nagpapatotoo kung gaano kabuti ang Panginoon. Nagsimula po ako sa Lord's Way nung na-invite ako ni Ate Vian Simbulan. Fourth year high school po ako noon at na-born again ako nung 18th birthday ko. Dito po ako nag-debut sa church during my encounter retreat. Ayaw po akong payagan ng mga magulang ko noon dahil dalawang araw at kalahati po iyon na dadalhan ko at bukod po doon ay iba ang nalakihan naming paniniwala. Pero dahil 18th birthday ko po na dapat na i-celebrate at ipaghahanda ng pamilya, pero dahil wala naman pong pera, walang celebration. Kaya iniling ko na lang po sa family ko na yung gift nila sa akin ay yung approval na maka-attend ako ng encounter. So pinayagan naman po nila ako. Sa encounter ko po naintindihan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin na akong makasalanan ay pinatawad niya at pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Mula noon ay nag-iba ang pananaw ko sa Diyos, naramdaman ko ang pagsama at gabay niya sa akin. Nagtapos po ako ng high school sa CI year 2013 at hindi po naging madali yung journey ko para makuha yung diploma. Mula po sa pagbebenta ng TV ng nanay ko, pambayad ng entrance fee, hanggang sa pagbebenta ko po ng yema at pulboron na feel ko nga po ay umay na talaga yung mga kaklase ko, kakaalok ko. May isa nga pong teacher doon na yung sugar content niya tumaas kasi kang pinipilit ko, ma'am, bumili ka sa akin ng yema at pulboron. So, sa loob po ng 4 na taon na pag-aaral ko sa CI ay wala pong binayaran si nanay sa akin dahil full scholar po ako, dahil top 1 po ako sa klase. Wala pong sapat na kakayanan para makapagbayad sa CI dahil ang tatay ko po ay tricycle driver at ang nanay ko naman po ay nagbabalot ng yema sa Mariel's. Ngunit hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Dumating na nga po yung graduation namin at imbis na nagre-rejoice po kami ay umiiyak po ako nung araw na yun. Ako po yung valedictorian pero hindi ako makakapunta ng graduation dahil hindi po ako nakapagbayad ng graduation fee. Nangusap po ang Panginoon sa akin at tinanong niya ako kung nagtitiwala po ba ako sa Kanya. That moment, naging matapang po ako at sinurrender ko lahat kay God. Naka-attend naman po ako ng graduation noon dahil sinagot po ng Rotary Club of Kalumpit ang pambayad ko. Nung college naman po ay isang katutak na scholarship din ang inapplyan ko makapag-aral lang. At wala din pong ginagasto si nanay for 5 years dahil suga pa nga po ako sa scholarship. Nag-apply din po ako sa SPES dyan po sa munisipyo year 2016 at nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita din sa maraming kabataan. Scholar ako ni Mayor, ni Gob, ni Senator Win, ng Rotary at ng Church. My college diploma is the evidence of God's faithfulness in my life. It's made up of hardships, tears, failures, and faith. Bago ko po makuha yung diploma ko, ay muli na naman ako sinubukan ng Panginoon. My graduating year in college was a test of faith. Nakaramdam po ako ng matinding pagod during those times and because of that, may isa po akong subject na munti ko nang ibagsak. Nag-struggle po ako at naiwang mag-isa sa room na nag-e-exam dahil yung mga kaklase ko po, 40 minutes pa lang nakapagpasa na. 2 hours po yung exam. So ako po nag-e-exam ako sa loob ng room mag-isa. Hanggang sa 10 minutes na lang po yung natitirang time, kaya pinasa ko na. Pero hindi po ako sure sa mga pinagsasagot ko noon. Nung pinasa ko po, alam naming pareho ng teacher ko na may mali sa akin that time. At mali rin talaga yung sagot ko. Kaya sabi niya, oh, may 10 minutes ka pa, try mo na sagutan yung mali mo, sabi niya sa akin. Pinangka niya na akong mali po talaga ako. Nung moment po na yun, muli na naman po akong tinanong, parang, Mea, nagtitiwala ka ba sa akin? So ako naman, yes Lord, nagtitiwala ako sa inyo. Kaya bumalik po ako sa room. Nagsagot po ulit ako for less than 10 minutes na ang allotted time ay 1 hour. Nagpray po ako at nagsasagot. Umiiyak po ako nung mga oras na yun. Laking gulat ko po nung makita ko yung pangalan ko sa mga gagraduate. So last June 2017 po ay nakagraduate po ako sa kursong BS Civil Engineering with Academic Excellence Award, naging Dean's Lister po ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na mula bata ako hanggang nag-graduate ng college ay masasabi kong natuwa po yung mga magulang ko sa performance ko as a student.
Dahil dito po, sobrang laki ng expectations nila sa akin na after graduation, magre-review, and after review, makakapasa agad ng board exam. Pero yung ganitong expectation po nila ay hindi po nakatulong sa akin. After graduation po nun, sobrang nararamdaman ko na yung pagod, yung pressure, na parang yung puso ko at yung utak ko sobrang punong-puno na, parang gusto ko muna magpahinga. Pero nag-review pa rin po ako kasabay po nung dalawa kong churchmate dito sa Lord's Way na pumasa nga po sa civil engineering licensure. Uwian po ako sa review noon. Ang normal schedule po ng review ay 4 hours, 4 days. Pero ako po, dahil bida-bida at nagtitipid, pinagkasya ko po yun in 2 days lang. So ang review ko po sa isang araw is 8 hours. Talaga sinalaksa ko po talaga sa utak ko yun na hindi naman po talaga nakatulong. So na-drain po ako. And after months of preparation for licensure exam, depression hit me. Sobrang na-consume po ako ng maraming pangamba at pagod. Nakita po ako ng parents ko na laging iyak ng iyak. May mga times din po na hindi na ako talaga nakakatulog hanggang sa pinagamot na po nila ako. My psychiatrist did not allow me to take the exam because of my condition. So parang yung mga parents ko noon, yung expectations nila, parang bumagsak, ganun. Something heavy is in my chest. I lost 4 kilograms in just a week. Sa isang linggo po, 4 kilograms agad yung nawala sa akin. I lost my appetite. I lost my strength. I lost my desire to dream and my enthusiasm. There were sleepless nights and there were gloomy and painful days. Until one time, kinausap po ako ni Pastor at pinaramdam sa akin na hindi po ako nag-iisa at walang dapat ikahiya sa kung ano yung pinagdaraanan ko. If this is one of the ingredients to become what God wants me to become, so be it. Who am I to question God? Tears have become my prayers too because I know they travel to Him when I can speak. Sa Kanya po ako nagsusumbong at nagsasabi kung ano yung nararamdaman ko. Noong una po ay hindi rin ako naiintindihan ng pamilya ko pero naunawaan din po nila eventually. Salamat po kay Tita V, kay Pastor, sa mga kaibigan ko po at sa aking cell group family at kay Ate Eva po na tumulong sa akin at higit sa lahat, salamat po sa Diyos. Hindi po naging madali para sa akin yun. I was advised to take antidepressant. Dalawa po yung gamot ko, isa po for depression and isa po for psychosis. The reason is, yung serotonin level ko po sa brain, bumababa po siya. At nung mga panahong po yun, sapat na yung si Lord na lang yung nakakaintindi sa akin. Kasi maski ako po, hindi ko talaga naiintindihan kung ano yung naramdaman ko. Hindi ko naiintindihan yung sarili ko. Naalala ko po noon, bago ko po tanggapin si Jesus, ang sabi po ni Pastor, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa iyong nakaraan dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Tunay po, God's love is greater than the distance between heaven and earth. Nag-flashback po sa akin yun. At sa napakaraming beses ay tinanong muli ako ng Diyos kung nagtitiwala pa rin ba ako sa Kanya. Bumangon po ako sa higaan, nag-church po ako, at hindi ko hinayaan na hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos dahil alam kong God's love is the greatest medicine. Every Sunday po ay umaattend pa rin ako noon. Kahit po antok na antok ako at hirap mag-focus dahil sa gamot. May times po na during worship, hindi ako makakanta kasi iyak lang ako ng iyak. Maski po kasi ako, hindi ko na rin talaga naiintindihan kung ano ba yung pinagdaraanan ko. Pero sa ngayon po ay nagiging maayos na ulit ang lahat. Hindi na po ako bumabalik sa psychiatrist ko at hindi na rin po ako umiinom ng gamot. Dahil po yun sa pagmamahal ng Diyos, ng church, ng aking pamilya at mga kaibigan. Nagtuturo na po ulit ako ng cell group ko at nagre-review na rin para maging licensed civil engineer. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct you in your path. After months of having this in my life, hindi po totally inalis ng Diyos yung mabigat dito sa puso ko. May times na bumabalik pero napagtatagumpayan ko na po and it reminds me of Paul. Before I end this, gusto ko pong mag-share ng isang short story na nabasa ko po kahapon. Tungkol po siya sa isang kwento ng isang hardinero na may malawak na taniman ng bulaklak sa isang mataas na bundok. Pero bago niya po madiligan yon, bumababa muna siya ng bundok, dala yung dalawang tapayan niya na nakalagay sa isang mahabang stick. Parang sa magtataho po, ganun. So, habang pababa po siya, yung isang tapayan pala butas, na parang naiinggit siya dun sa isa kasi bakit siya na maraming nadidiligan. Tapos yung lalaki na to, alam niya naman na butas ako, pero di niya naman ako nire-repair. So nagtatanong siya, bakit parang naiinggit siya dun sa isa na mas maraming nadidiligan. So yung lalaki po na to, parang narindi na siya dun sa isang tapayan, nakakatanong na, kumpunihin mo na ako, i-repair mo na ako kasi butas ako. Pero sabi po ng lalaki,
Dahil tinitingnan mo yung kakulangan mo at nakatingin ka dun sa iba, hindi mo namamalayan yung mga nagagawa mo. Along the way po pala, pagpataas sa sila ng bundok, may mga tumutubo pong maraming bulaklak. At dahil po yun doon sa butas na tapayan. So mas marami po siyang nadiligan kaysa doon sa isang tapayan na puno. Ganun po si God, minsan yung kakulangan natin, hindi po yun nasasayang. Yung tears natin, yung pain natin from disappointment, gagamitin niya po yun para maihayag yung kapangyarihan niya at para magamit din yun na maibless yung maraming tao. I no longer care what the world thinks of me. All I care about is what God thinks of me. I am beautiful and amazing. I am strong and I'm a conqueror. I am loved and I'm a child of God. Tulad nga po ng mga messages ni Pastor Jean sa atin nung mga nakakaraang linggo. Faith is a perspective. Faith is a journey. Sa Diyos po ako patuloy na nagtitiwala at magtitiwala. Tunay po na tapat ang Diyos sa panahon na maayos ang lahat at sa panahon na hindi mo maintindihan. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Kanyang pangalan.